Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. At ito po, last day ngayon, last day po kasi bukas camping na. Start na po tayo ng ating orientation, ng camping natin. So, ayan, thank you sa bati. Okay, so ngayon po ay sa oras na ito, muli po ay magkakaroon po tayo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. At nais ko pong ibahagi sa inyo ay isa pong naging topic na natin ng ating camping. Di ko na matandaan kung anong 20 year ba ito. Pero ito po yung nagkaroon ng malaking impact po sa buhay ko. Kaya dahilan para ito po yung i-share ko po sa inyo ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy pa, ay sige po, tayo po muna ay sandaling mag-pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa hapon na ito dahil muli ay meron po kaming pagkakataon na magkaroon ng pagpapalakasan sa isa't isa. At hinihiling po namin, O Diyos, na samahan niyo po kami at mahayag, O God, ang iyong salita, ang iyong mensahe sa bawat isa sa amin. At gabayan niyo po ako sa oras na ito. Salamat po, Ama. Ito po ang panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ayan. Yan, nakaka-excite po na bukas ay camping na. Siguro kung sa Piniel po tayo ay maya-maya lang or meron nang nag-start na mag-travel. Good thing din po na ito, sabi nga, in everything give thanks. Sa ngayon, oo, hindi tayo magkakasama-sama physically, nandun talaga yung gathering. Pero maraming salamat pa rin sa Panginoon dahil binibigyan niya po tayo ng kaparaanan upang sa ganoon ay maipagpatuloy po natin yung ganitong gawain na sadya pong napakahalaga sa bawat isang Kristiyano, lalo na sa isang taga-Rema, na ito po, sanay po tayo na nagka-camp, sanay po tayo na na-expose sa anointing, na lala kong yung senior ni Pastora Abby. Ang hirap po talaga, kagaya ng mga taga-Galilea na ayan, ang hirap na malayo sila, na malayo sa Panginoon, yung lugar nila, nandoon yung si Satanas na yun ba, nangyayari yung gusto ni Satanas. Pero pag tayo po ay lumalapit sa Panginoon, napapalakas po tayo. Nandoon po yung anointing, sabi nga sa turo ni Pastor Abby, the anointing breaks the yoke. Ngayon po ay muli po, nais ko nga pong i-share sa inyo ay bagay po na nagkaroon ng malaking impact sa buhay ko. Lagi po tayong umaattend ng camping. At alam nyo po, napakalaki po ng parte ng SEM Break Camp sa naging decision ko po sa buhay. Kumbaga ito ngayon, nagpapatuloy. Ito po, siguro po ang ito po yung sa following God's plan. Alam niyo po nung siguro 2010 po 'yon. Struggle po ako nung time na 'yon, 2010. Alam niyo po, ang lagi ko nga pong nababanggit ay ako nagpapasalamat sa Lord dahil sa panahong dapat niya akong pitasin, ay pinatas niya po ako. Kumbaga, kasi kung hindi ang isang prutas kapag ka tama na yung pagkakahinog at hindi ito pinitas, malamang ang kapuntahan na nito ay pagkabulok. At ako po yung nagpapasalamat sa Lord dahil meron po tayong camping. At sa camping po ay kinausap po ako ng Lord sa pamagitan po ng atin pong magazine. At ito po ay yung ating magazine na Following God's Plan. At ayan. So, following God's plan, paano ba sumunod sa Panginoon? Siguro, medyo basahin ko po yung ilang mga nakasulat po dito sa ating magazine.
Ito po yun, siguro po makita nyo, following God's plan. Ito po yung time na yon. Ang isa po dito, yung sabi dito, decision sa cross na daan. Crossroads of decisions. Madalas po haharap tayo sa ganyang pagkakataon. Crossroad. Saan ka ba pupunta? Alin ba ang direksyong tatahakin mo? Alam nyo po, sa bawat mananampalataya ay darating po tayo sa ganyang pagkakataon. Okay, gusto ko pong basahin dito. Sabi dito, maraming mga Kristiyan na sa crossroads ng kanilang buhay. Ngayon, sa madaling salita, may mga hinaharap silang desisyon na makaka-apekto sa kanilang buhay. Sila ay nasa crossroads na kung saan sila ay kailangan magdesisyon kung itatalaga nila ang kanilang sarili ng buong buo sa kalooban ng Diyos kahit gaano man kahirap ang pinagagawa nito. Ayan. Ang mga mananampalataya na nakatayo sa crossroads ay maaaring mamili kung anong kanilang tatahakin. Kung sundin man nila ang kanilang sarili, plan at kagustuhan o hindi, maaaring maganda ang daang iyon at maliwanag sa abot ng kanilang nakikita. Yung pong nakikita, may mga tao na aayaw dumiretso sa lugar na pupuntahan hanggat hindi nila alam, hindi sila sigurado sa kanilang pupuntahan. Sabi dito, ngunit kung patuloy silang aasa sa sarili nilang kaalaman at sumuway sa Diyos, darating ang panahon, ang hangganan ng daang iyon ay patungo pala sa kadiliman. Sa madaling salita, ang mga mananampalataya na hindi pinili ang perpektong kalooban ng Diyos ay makakaranas sa mga pagsubok sa buhay na hindi binalak o pinlano ng Diyos na maranasan nila. May mga mararanasan sila na nahirap, pero hindi yun ang plano ng Diyos sa kanila. Alam niyo po, sabi pa dito, ang mga sumusunod sa Diyos, maaaring hindi maging malinaw sa paningin ng mananampalataya kung ano ang nasa dulo ng kanilang dinadaanan. Ito ay sa dahilang ang pagsunod sa Diyos ay isang step-by-step na hakbang ng pananampalataya. Ngunit sa kabila ng kahirapang dadaan sa hinaharap, napakadakilang kahinatnan ang naghihintay sa kanila sa mga taong piniling mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, that time po nung same break camp po natin, hindi ko na po matandaan kung 2010. Pag dito 2010, 2011. Nung time po na yon, ang Lord po ay nangungusap sa amin pong mag-asawa. At ang pangungusap nga ng Panginoon sa amin, yan sabi ng Lord, nakikipagkatuwiranan po, hindi ako eh, yung misis ko po, talagang nakikipagkatuwiranan sa Diyos na, Lord, hindi namin kaya ang magpastor, hindi ganito, ang laki ng responsibilidad, ganyan. Pero ang sagot po ng Panginoon sa amin, yung sabi niya, kayo talaga ang tinawag ko dyan sa lugar na yan. Nung panahong hindi niyo pa kaya, nagpadala ako ng lingkod ko para tulungan kayo. Pero ngayon, panahon na para kayo ang tumayo at maglingkod sa akin. Kaya alam niyo po, andun yung pangungusap ng Lord. At ito po yung isang nagbigay sa akin ng linaw, sa aking takot po, sa hinaharap. Nasabi ko, ang hirap nga, baka ako mahirap ang magpastor. Pero alam niyo po, nung binabasa na po ito, nang pinag-aaralan na po sa Divided Seminar, ang sabi nga po dito, ito po yung hindi ko makalimutan noon pa, na naging malinaw po sa akin na kung papaanong gagawin ang pagpapastor na ipinapagawa ng Panginoon. Ang sabi niya po dito, ang pagsunod sa Diyos ay isang step-by-step na hakbang ng pananampalataya. Yun po, mula nito, ito'y napakinggan ko, nabasa ko, step-by-step. Hindi mo kailangan tingnan yung napakalaking picture ng plano ng Diyos sa'yo at ma-overwhelm ka, matakot ka, dahil ito ang laki. Pero alam niyo po, yung sabi nga sa magazine po na ating pinag-aaralan, ito po ay step-by-step. Ang pagsunod po sa Panginoon ay step-by-step na hakbang ng pananampalataya. Hindi naman agadan, hindi naman biglaan, kundi ito po ay step-by-step na hakbang ng pananampalataya. Alam niyo po, sabi dito, ang iyong landas ay liliwanag na liliwanag at maraming buhay ang may impluensya nito para kay Jesus dahilan sa iyong pagsunod. Ipapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa daan ng pagsunod at papalakasin ka nito araw-araw. At kapag natapos mo na ang takbuhin at kapag nakaharap mo na si Jesus na mukhaan, matutuwa ka dahil sinunod mo siya. Ano nyo, nandun po yun ang kagandahan on, na pagdating sa dulo,
makikita mo na talagang nandoon na karapat-dapat talaga ang maglingkod sa Diyos. Kapakikapakinabang ang paglilingkod sa Diyos. Sabi pa dito, ang bawat isa sa atin ay makakaraan sa maraming crossroad sa ating buhay, at sa bawat crossroad na makaharap natin, kailangan tayong mag-renew ng ating commitment na gawin ang kalooban ng Diyos, at hindi ang kalooban natin. Okay po, sa bawat crossroads po ng buhay natin na mararanasan po natin, ay napakaganda na i-renew natin yung commitment natin. Time will come talaga po sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron kang gagawing pagdidesisyon. At ito, ang desisyon na ito ay kung susunod ka, kung magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Lord. Pero sabi nga dito, kailangan po natin mag-renew ng commitment. Oh, okay, so, ayan, mabilis lang po. Ngayon, papaanong, sabi nga, following God's plan, papaano ba talaga makakasunod, paano ba talaga susunod sa Lord? Ayan po, sabi nga doon, yun naman ay step by step. So alam niyo po, makikita natin dito, kailangan po na malaman natin, mabatid natin lagi yung direksyon na gustong ng Diyos na lakaran natin, na daanan natin. Ipapaano natin makukuha yung direksyon ng Diyos? Good thing po, napakaganda po, dahil binigyan po tayo ng mga kaparaanan upang malaman natin ang direksyon na pinapatahak po sa atin ng Panginoon. Dito po ay sabi dito, paano patnubayan ang Espiritu ng Diyos? Sa Roma 8:14 po, sabi dito, sapagkat lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Okay, so papatnubayan ka ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Paano ba malalaman na patnubay ng Diyos, at paano ba matututunan makipagtulungan sa Kanya para masunod ang Kanyang plano para sa ating buhay? Una, kailangan maunawaan natin na tayo ay kinokontak ng Diyos sa pamagitan ng ating Espiritu. Sa ating Espiritu, Siya nakikipag-usap. Alam niyo po, andun na ano yung sinasabi dito, para po tayo makasunod sa Panginoon, sa ipinapagawa ng Lord, kailangan po, ito eh, yung ating Espiritu, diyan tayo kakausapin ng Panginoon. Amen. Diyan po tayo kakausapin ng Panginoon. At ngayon, siguro, meron na tayong idea. Kung sa Espiritu tayo kakausapin ng Panginoon, must be sensitive tayo sa ating Espiritu. Dapat matalas tayo. Matalas yung ating yung sensitivity natin sa sinasabi ng Panginoon. Alam niyo po, sabi dito, ang Espiritu ng tao, inward man, ay ang bahagi ng tao na hindi namamatay. Ito ang nagbibigay ng kulay at personalidad sa panglabas niyang katauhan. Ang inward man ay ng isang mananampalataya. Ito ang kanyang Espiritu, ang siya nakakarinig sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Amen. Ito po, sabi, yung Espiritu natin, yun ang nakakarinig sa sinasabi ng Diyos. Ngayon, kung tayo po'y magfa-follow, kung tayo susunod sa Panginoon, siguro, alam natin dapat na yung Espiritu natin naka-tune in sa Panginoon. E paano yan kung puno ng mga bagay dito sa mundong ito na nakakahadlang upang ma-receive natin, matanggap natin ang sinasabi ng Panginoon. Okay, so ito po, sabi dito, ang Espiritu ng taong ilawan ng Panginoon ang sumisiyasa sa kalooban nito, sa Kawikaan 20 verse 27. Okay, ito po, sa madaling salita, gagamitin ng Espiritu Santo ang ating Espiritu upang tayo liwanagan niya. Ang Espiritu ng taong kakausapin ng Diyos para sabihin ko anong kalooban niya sa kanila. Hindi siya diretso ang makikipag-usap sa isip o sa ating katawan o pakiramdam. Dahil siya ay nakatira sa ating Espiritu sa makatawid, kung may gusto siyang iparating, sasabihin niya ito sa ating Espiritu. Ano niya po, hindi sasabihin sa tenga natin, hindi sasabihin sa isip natin. Sasabihin ng Diyos ang instruction niya, ang direksyon niya sa atin pong Espiritu. Amen. Sa atin pong Espiritu. Okay, so ito po, napakaganda dahil ito po yung mga tatlong pamaraan ng pagkausap ng Panginoon sa atin. Una po, sabi dito, ang pinakaunang paraan na ginagamit ng Diyos para gabayan ng kanyang anak ay sa pamagitan ng tinatawag na patotoo o inward witness. Ang Lord po ay nangungusap sa pamagitan ng inward witness. Sinasabi sa Roma 8:16, ang Espiritu nun mismo nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. Okay,
So ito po, una po, kinakausap tayo sa pamagitan ng inward witness. Yung espiritu po natin, sabi doon, ang espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo po'y mga anak ng Diyos. Okay. Ang inward witness ang ginagamit ng Diyos para ipaalam sa iyo ang pinakamahalagang bagay na nangyari sa iyong buhay. Ikaw ay naging anak ng Diyos. Sa makatwid, tama lang naisipin natin na ang inward witness rin ang pinakagagamitin ng Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating buong buhay Kristiyano. Okay? So doon po sa loob natin, yung inward witness natin, ito po yung gagamitin ng Diyos ng komunikasyon upang tayo po ay magabayan ng Panginoon sa pag-follow natin, sa pagsunod natin sa kanya pong kalooban. Okay. Ayan, minsan mahirap ipaliwanag bakit mo alam ang isang bagay sa pamagitan ng inward witness. Ito ay ang galing sa Espiritu Santo. Basta alam mo lang ito. Hindi ito isang physical na pakiramdam, ito isang pangdamang espiritual, kakayaning makita o malaman ang ipinapaalam ng Diyos. Alam niyo po isang example dito, yung sa Acts 27 verse 10. Nung maglalagay po yung barko na nakasakay po doon si Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong maglayag sapagkat may masamang mangyayari. Hindi niya alam. Basta alam niya. Hindi naman niya, pero alam niyo po ang ginawa ng mga kasama niya, naglayag, umalis pa rin po sila. Ang mangyari, dumating ang bagyo, unos, at doon po na, ayan, hanggang sa itinapon na nila yung pangarga ng barko, hanggang sa mismo mga kagamitan ng barko, at yun nga po, nasira po yung barkong kanilang sinasakyan. Alam niyo po, umpisa pa lang alam na ni Apostol Pablo. Bakit niya alam? Basta alam niya. Merong inward witness. May sinagsasabi po, nandoon po yung patnubay ng banal na espiritu. Okay, una po yung inward witness. Pangalawa, inward voice. Ang pangalawang paraan na ginagamit ng Diyos sa atin upang tayo gabayan sa pamagitan ng tinig sa loob o inward voice. Tinatawag din itong tahimik na maliit na tinig, still small voice. Alam mo ba na iyong espiritu ay may boses katulad din ng iyong katawan na may bibig? Ang tinig ng iyong espiritu ay ang iyong konsensya. Okay, pangalawa po. Inward witness. Pangalawa po, inward voice. Ito po yung ginagamit ng Panginoon upang tayo po ay makausap. Okay. Sabi ko dito, hindi marinig ang iyong inward voice sa pamagitan ng iyong physical na tenga. Maririnig mo ang tinig ng iyong espiritu sa loob ng iyong espiritu. Kakausapin ka ng iyong espiritu. Ang tinig ng iyong espiritu ay tinig ng iyong puso. Ayan po. Yan po yung inward voice. Hindi ito damdamin o emosyon. Malaki ang pinagkaiba noon. Sasabihin sa iyo ng iyong espiritu sa pamagitan ng tahimik na maliit na tinig ang impormasyon na matatanggap nito mula sa espiritu ng Diyos na nakatira sa iyo. So, yun po. At ang pangatlo, bilisan ko na lang po. Ang pangatlong paraan ng paggabay sa atin ng Espiritu Santo ay sa pamagitan ng makapangyarihang tinig ng Espiritu Santo. Authoritative voice of the Holy Spirit. So, yun po yung pang parang may narinig ka na nagsalita, pero wala naman. Yun po yung authoritative na voice ng Holy Spirit. Na parang malinaw na malinaw sa'yo, pero hindi mo makikita mayroong nagsalita. At yan po yung ginagamit na paggabay ng Diyos sa bawat isang mananampalataya, sa bawat isang Kristiyano na sumusunod po sa kanyang plano, sa kanyang kalooban. Okay, sa'yo po dito, ikaw ay isang spiritual na nilalang, kaya kapag narinig mo ang Espiritu Santo, ang narinig mo ay ang kanyang tinig sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Okay, so ito po, sabi dito pa, kung gusto mong maging matagumpay sa pagsunod sa plano ng Diyos sa iyong buhay, kailangan maging spirit conscious ka. O dapat madali mong mapansin ang mga spiritual na bagay. O dapat maging aware ka sa mga bagay na spiritual. Maraming Kristiyano ang alam nila ay kung ano ang sinasabi ng kanilang physical na pandama. Sila ay sense conscious at pinag-aharian ng laman. At dahilan dito, nagiging bigi sila sa mga spiritual na bagay. Nagiging barado ang kanilang spiritual na tenga. Dahil hindi nila nabibigyan pansin ng Espiritu Santo, ang kanilang puso ay puno ng kalat dahil sa mga material na pangangailangan. Okay, so alam nyo po,
itong following God's plan po ng magazine, alam niyo po, na sabi ko, sana ito po ay nabasa nating lahat. Sana ito ay lalo na yung mga baguhan pa lang na mga sumusunod sa Panginoon. Napakaganda po na mabasa po natin itong following God's plan. At isa po ito sa nag-guide. Yung po bang sa pagdidesisyon ko, naging gabay po ito, nagbigay po ito ng kalakasan, ng assurance na sa pagsunod sa Panginoon, ang kailangan po nang mangyari sa atin, tayo po ay magkaroon ng spiritual awareness, ng spiritual sensitivity. Nasabi nga dito, nagiging barado ang kanilang spiritual na tenga dahil hindi nila nabibigyan pansin ang Espiritu Santo, ang kanilang puso ay puno ng kalat dahil sa material na pangailangan. Alam niyo po, spiritual sensitivity. Nasabi doon sa Romans 12:2, huwag tayong makiayon sa takbong ito ng sanlibutan. Dapat magkaroon tayo ng pagbabago ng isip natin upang malaman natin, mabatid natin kung ano ang nakalulugod at talagang ganap sa Panginoon. Ngayon po, bagay ito na makita natin na hindi po natin kailangan mapabayaan ang yung spiritual natin. Yung buhay spiritual natin, yung spiritual sensitivity natin, spiritual awareness natin. Sapagkat kung mapapabayaan po natin yan, kung yan po ay hindi magiging matalas, hindi mo maririnig ang pangungusap ng Panginoon. Hindi mo maririnig ang instruction niya. Sabi po ng isinyer ni Pastora Abby, the anointing breaks the yoke. Kailangan natin ng anointing. Kailangan na nandun na ma-anointan tayo ng Lord. Alam niyo po, saan ba tayo magiging mahahasa ang ating spiritual? Paano ito magiging matalas na mapakinggan natin kung ano ang instruction ng Panginoon? Kailangan po, spiritually sensitive po tayo. At kung maglalaan tayo ng oras ng panahon sa Panginoon, alam niyo po, marami po tayong mga services na ginagawa sa bawat mga simbahan natin. Pero alam niyo po, kakaiba, special ang pagkilos ng Panginoon sa ating po mga camp meetings. Special po ang pagkilos ng Panginoon. Alam niyo po, sa mga natatandaan, personal po sa buhay ko, sa mga natatandaan ko po, higit po ang mga pagkilos ng Panginoon sa mga camp meetings po natin na nagdulot po ng malaking impact sa akin pong buhay. And ayan po, napakaganda na maging spiritually sensitive po tayo. Sabi dito, spiritual sensitivity can be obtained by exposing yourself to the Holy Spirit and lingering into His presence. Andun na, saan ba tayo lalakas yung ating espiritu? Sabi nga ni Pastor Abby, nire-required sa mga kalalakihan ang sumamba, ang umaten ng camping. Sa atin po sa lahat, taga-Rema, lagi nga natin sinasabi, baterya po natin ito for the whole year. Na kailangan makaranas ka, maka-attend ka ng camping sapagkat doon ka mapapalakas. Okay, in following God's plan, kailangan po natin, tayo po'y maging spiritually sensitive para malaman natin, mabatid natin kaagad kung ano ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos, at mababatid po natin yan sapagkat ang kinakausap ng Espiritu ng Diyos ay ang atin pong mga Espiritu. Kaya napakaganda na tayo po ay spiritually sensitive sa pangungusap ng Panginoon, at ma-enhance po yan, lalo pa pong lalong kumbaga, magiging sensitive yan, tatalas yan kapag tayo po ay umaattend ng mga gatherings, especially mga camp meetings po natin, na kung saan ang Diyos ay mas malayang kumilos, malakas na kumikilos sa bawat isa po sa atin. So, nawa po ay excited na po tayo para sa araw ng bukas, sa atin pong orientation. Alam niyo po, alam ko yung mga nanonood sa atin ngayon, yung mga lagi nanonood ng live, talagang laging nag-aabang, laging sumusunod. Siguro yung ilan nating mga kapatiran na hindi nakakapanood, yung mga medyo nanlalamig-lamig, ganyan, mapaalalahanan po natin sila na kung gusto nilang makasunod sa kalooban ng Diyos, ilapit nila ang kanilang mga sarili, magkaroon ng pagpapalakas espiritual
sapagkat sa pamagitan noon, makukuha nila ang guidance ng banal na Espiritu at makapagpapatuloy sila, ang bawat isa sa atin, na meron pong katagumpayan. So, isang magandang hapon po muli sa inyong lahat. At yun po, maraming salamat po din po sa mga bumati sa araw na ito na yun po, birthday ko nga po at maraming salamat po. At sige po, bago po tayo magtapos, tayo po muna ay sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Father God, we thank you Lord sa hapon na ito na muli, O God, ay Lord, na napaalalahanan po kami na kailangan po naming maging malakas spiritually. Kailangan po, Panginoon, na maging sensitibo ang aming mga espiritu sa iyo pong pangusap, sa iyong pagkilos. Upang sa gayon, O God, tunay nga na makasunod po kami sa iyo pong napakagandang plano sa amin pong mga buhay. Kaya, O Lord God, gamitin mo po, Panginoon, ang camping, O Diyos, upang kami po, O God, ay patuloy, O Lord God, na lumakas spiritually, maging sensitibo spiritually, O Lord God. At tunay nga na mabatid namin ang iyong dakilang kalooban, ang guidance mo sa bawat decision making namin pong kaharapin, O God. Kaya Lord, salamat po sa hapon na ito. Ikaw ang mataas at madakila sa amin pong mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen and Amen. So yun po, napakabuti po ng mag-camping sapagkat talagang mapapalakas po tayo spiritually. Kaya kita-kits po tayo bukas sa orientation hanggang sa Sunday ng last night po natin. Kita-kita po tayo. Amen. So, God bless po sa ating lahat. Thank you.